Halaga'y ang kolorete sa aking mukha. Sa sampung magkakapatid, asan pala yung mama? Last year pa lang matay. Anong kinamatay niya? At ako ay hina. Sana po matulungan niyo po kami dito sa bahay. Kasi ako na lang po ang nagtutulong dito sa mga kapatid. Ang dami ko'y pinipigil sa loob umiiyak. Dahil ikaw at ako ay wala na. Iniisay pang mga ngiti para di halata. Damdamig pero anak, nararamdaman ko kasi yung bigat kasi dalawa yun nun, hawak niya lagi tapos nagtutupi pa. Dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap mapapanggap mo ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Anak, at kung bukas, anak, gusto mo bang makapagtapos ng pag-aaral? Ang aking mata, may mahal ka ng iba, wala na kong magagawa. Diba? Kami po si Ron at Elvin Buya ng The Prosper. Let's inspire one another and expand our consciousness. Technician. So narito tayo ngayon sa Marigurong Camarinesur. At tinawag po tayo dito ng Panginoon para tumulong sa isang pamilya. So samahan niyo po ako. Wala po si Mr. The Prospect. Pero pumunta po siya dito nung isang araw para tingnan yung mga bata. At talagang kailangan nila ng tulong. So ngayon po nandito tayo para kausapin at alamin kung ano talaga ang storya na bumabalot sa pamilya nito. So ayan, maraming salamat. Let's always inspire and be inspired. Much love. Namaste. Pangalan mo ba? Jeremy Apiliedo. Briones. So, ilan kayo magkakapatid? 10. Pang ilan ka? Asan na yung panganay? May asawa na din. So, ang natitira dito, pero saan ka nakatira? Ah, dito rin. Tapos dito rin yung asawa mo.
Ah, okay. Anong trabaho na sa uyo? Sa construction. So, pag wala ka, si yung kapatid mo ang naiiwan. Ah, okay. Sa 10 magkakapatid, asan pala yung mama mo? Last year pa lang namatay. Anong kinamatay niya? Ah, TB. Tapos, naiwan sa pangangalaga ninyo yung mga kapatid niyo. So, 10 yan. So, 2 may asawa na. Ito yung pangatlo. Nandun po sa alam sa ibaba. Ah, okay. Pangilan si ano? Okay. Tapos, nakita ko, ano pangalan mo, anak? Alexa Jane. Si Alexa. Si Alexa lang yung nag-aalaga kahapon sa mga kapatid niya. So, most of the time, siya ang nag-aalaga. Nag-aaral ka? Opo. Saan ka nag-aaral? Don Tomas. Okay. Sa Don Tomas Elementary School. Okay. Anong grade mo na, anak? 5 po. Grade 5. So, paano pag, di ba face-to-face na kayo ngayon? Opo. Paano pag nagkaklase ka, nag-aaral ka, pumapasok, sino nag-aalaga sa mga kapatid mo mali? Si Papa. Anong, ano, anong trabaho ni Papa mo? Ayan pong... Nagugupit. Tapos? Nagigibong taba. Ah, gumagawa ng mga itak. Maglalagay ng hawakan sa itak. Kasi nakita namin, nakunawa nga walang... Ano, walang suot yung mga kapatid mo. Tapos ang nag-aalaga si Alexa. Diba? So, hindi natin masasabi na naaalagaan ng maayos. Diba? Yung malalaki yung chan, nakita ko. Musta ang mga pagkain? Araw-araw ba? Okay na nagkumakain naman kayo sa pan? Opo. So, hindi natin hinihingi ah. Pag nagkakasakit, paano pag nagkakasakit yung mga bata, sino nag-aalaga? Pero may asawa ka na rin. Tapos dito rin nakatira yung anak. Dito rin. So, sa maliit na bahay na to, ilan kayo ditong nakatira? Lahat-lahat? Kasama na si Papa mo. Saan kayo natutulog dito? Dito po sila sa baba. Dito? Tapos doon sino natutulog? Mag-asawa. Si Papa mo. Dito rin po. Tapos yung mga bata dito, may banig lang kayo. Tapos ito yung ano nyo, adjust na wala si mama mo. Iba ba mo naman ang laksa? Naiiyak siya, prospectation. Naiiyak. Sige, paano ka nag-a-adjust na wala si mama? Kasi hindi pa ba isang taon? June. Ah, nag-isang taon naman. So, fresh pa yan. Fresh pa yan sa mga bata na mawala ng ina. So umalis muna si... Ano ba alam niya? Umalis muna si Jeremy at intindihin natin Prospect Nation na sabi ko nga, fresh pa ang mga bata. Fresh pa ang sa ano, fresh pa sa mind nila, sa isip nila ang pagkawala ng nanay. Ikaw anak. Ikaw, Alexa, hindi ka ba nahihirapan? So, Jeremy, ilan ang inaalagaan ni Alex sa pagwala ka? Iyan lang dalawa. Itong mga to. Ay, hindi naman naalagaan masyado. Pero, nakikita nga natin, Prospect Nation sa murang, ilan ang edad ni? 13. Prospect Nation, 13 years old lang siya. Dapat naglalaro pa yan. Pero, nakikita natin na siya ang naiiwan, siya ang nag-aalaga sa mga kapatid niya habang wala yung ate niya. May trabaho ka ba, Jeremy? Wala.
So, umaasa kayo sa papa mo at saka sa asawa mo. Pero kayo may, asan yung anak mo? Walang trabaho ngayon yung asawa mo. So, mabalik nga tayo kay Alexa. Dapat sa kanya nag-aaral, grade 5. So, nag-aaral at naglalaro. Pero naiwan na ng responsibilidad ng ina sa kanyang mga kapatid at sa bunso na kambal. Tama ba, bunso? So, anak, nahihirapan ka ba? Opo. Nahihirapan? Sa pag-aalaga sa dalawa mong kapatid? Opo. Namimiss mo na yung mama mo? Paano ka mag-aaral kung mag-aalaga ka sa mga kapatid mo? Paano mo napagsasabay? Pero anak, nararamdaman ko kasi yung bigat kasi dalawa yun nun, hawak niya lagi tapos nagtutupi pa. Baka nagluluto. Nagluluto ka pa ba, Alexa? Ha? Opo. Anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mo maging paglaki mo? Ha? Sana matulong na papa. Gusto mong matulungan si papa mo? Paglaki mo, gusto mong matulungan si papa mo? Opo. Hindi ka ba hindi ka ba nag-iisip na sana hindi ka na lang mag-alaga sa mga kapatid mo? Hindi. Bakit? Ha? Bakit na? Anak, gusto mo ba makapagtapos ng pag-aaral? Opo. Para saan? Para po din sa mga kapatid ko. Gusto mo matulungan yung mga kapatid mo? Opo. So, ako kasi ay isang teacher. Ang masasabi ko lang, pilitin mo mag-aral habang responsibilidad mo yung mga kapatid mo. Kasi yung pag-aaral lang ang makakapag-save sa inyo dito sa kahirapan. Lalo na, kayo na lang ng ate mo, since may mga asawa na, si ate mo may asawa naman, na. So, isa ka sa mga inaasahan ng mga kapatid mo para magtaguyod sa mga kapatid mo. At isa ka rin sa inaasahan ng tatay mo. Manawagan ka, anak, sa pwedeng tumulong sa atin para makapag-aral ka, para mas maging maayos yung kalagayan ninyo. Sana po matulungan niyo po kami dito sa bahay kasi ako na lang po ang nagtutulong dito sa mga kapatid ko. Anong masasabi mo sa mga batang puro lang laro ang ginagawa, hindi nag-aaral, pero ikaw gusto mo mag-aral, nakakatulong ka pa sa mga kapatid mo? Tumulong sa magulang tsaka sa mga ate kuya. So, Prospect Nation, na ako po ay humahanga sa batang ito dahil bata pa lang siya pero alam niya na ang tunay na responsibilidad ng isang magulang. So, sana matulungan natin siya dahil gusto niyang mag-aral, gusto niyang makatulong sa pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak, sa papa niya. So, sana po matulungan natin at sana ma-inspire kayo sa storya na kahit na gaano kahirap, kahit kawawala lang ng nanay niya, pero nagpapakatatag siya para sa mga kapatid niya. So maraming salamat po, Prospect Nation. Napakabigat. Napakabigat ng puso ko ngayon dahil sa nakikita ko at humahanga talaga ako sa batang ito. So maraming salamat. Huwag po nating kalilimutan na huwag po nating sukuan ang pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Lahat po ng ito ay ginagawa natin all for the greater glory of the Lord. So, much love. Namaste. Lalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na nagkanan na ikaw at ako ay hindi na.
sa ibang mga ngiti para di halata. Damdamig ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap nagpapangga pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talaga wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na kong magagawa. Di ba? Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa ating pagdikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang ating pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mula mga pusong maiiglit. Sa yakap mo ay nagayuma, patiwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lasong mong ali. So ayan, may ano, anak, may kaunting tulong si ano, kami from the Prospect Channel. Yung pinag-usapan natin na, pero ito sa amin galing muna to. Ayan. So